as bilang boyfriend ko. Kahit Tina na lang boyfriend, kahit bilang kaibigan. Bakit niya ako trinidor? Ano muna siguro, laylo muna ako ngayon. Naniniwala naman ako, kaya niyo naman eh. Ika-guide ko pa rin kayo. Saka andito pa rin naman. Pero bumalik ka pa rin, Jay. Hindi kasi same lang naman, diba, Doc Joshua? Hindi naman din ako active. So parehas lang din. Hindi, kasi yung bonding, may miss namin yun. Kagkasama ka dito. Ano ba, payakin? Pero ano pa rin eh, kailangan pa rin namin si Jay dito eh. Dito pa rin naman ako pag nakakita niyo ako sa syudad. Pero as your medical chief, nandiyan na si Seryoso at si Doc Tifa. Malay nyo, isa sa inyong mga assistant medship, umangat din kayo, kapalit ko. Masok ako dito kami, si Jay talaga yung mentor namin dito eh, siya talaga. Ay, anyway, sige, maiwan ko muna kayo ah. Sige, Doc. Sige po, galingan nyo po sige, dito. Sige, mag-ingat ka. Uy, Bans! Pero bumalik ka pa rin, Jay. Masyal ka rin dito. In time, let's see. Pero sa ngayon po, mamimiss ko din kayo. Nangyari ba? Tama ko dito, oy. Wait lang, magmomotor ako. Napupunta. Punta ko yung jowa ko. Nasa island kita. Magmomotor ka. Island ba? Layo naman. Layo na nalalakbay. Wala naman ata siya sa island. Nagbigay siya ng EMO, GPS. Sige, wala na ako. Hello. Hello. Layo mo naman. Ako pa yung pumunta sa'yo. Gusto mo makipagkita eh. Kaya nga, syempre ikaw lalaki, di sana ikaw ipumunta sa akin. Sorry na. Di ba tayo delikado dito? Baka ma-hold up tayo dito. Wala bang ibang lugar? Pwede ba yung lugar na safe? Saan ba gusto mo? Yung safe lang na lugar, yung di tayo ma-hold up sana. Sige, ikaw bahala. Sunod ako. Sunod ako sa'yo. Para makapag-usap tayo na maayos. Siguro ano, gusto ko lang linawin para, diba, may closure din naman sa ating dalawa. Siyempre matagal din yung pinagsamahan natin. Masama lang talaga yung loob ko sa'yo. Bakit naman? Matagal naman talaga tong plano ko dapat. Nana. Na maghiwalay na tayo. Kasi una, diba, yung sa time, wala kang time sa akin. Then, lately, parang sunod-sunod na yung mga nagagawa mong masasakit. Parang nasasaktan mo na ako nang hindi mo nalalaman. Parang nagiging insensitive ka na. Example, sana? Nung nababalitaan ko, na parang nanchichicks ka daw, ganyan. Na hindi ka naman ganyan dati. Dati nga, di ba? Parang pagbuhat pa lang sa babae, hirap na hirap ka. Pero parang ngayon, easy na lang sa'yo yung sabihin na manchichicks ka. Oo, sabihin natin for ano lang, for fun. Pero knowing na nalaman ko yun, di ba? Parang masakit sa part ko. Pero hindi ko naman ginagawa. Sinasabi ko lang, pero hindi ko ginagawa. Even though, masakit pa rin sa akin yun. Kasi syempre, nakakaya mo nga sabihin eh. Ibig sabihin, sige. Anytime, pwede mo siyang gawin. Sige, sorry. Yeah. Third is yung, sabihin na natin ako din, wala akong time. Hindi na ako nakabigay ng time sa'yo. Kasi wala ka naman ding time sa akin, di ba? So, quits lang. Pero iba na talaga yung, iba na yung takbo ng buhay natin ngayon eh. Simula naging SG ka, parang yun na yung naging priority mo talaga. Like, hindi na ako part ng life mo. Masakit sa akin. Ayoko maghiwalay tayo. Pero, ito yung tamang gawin para free ka na. Kasi alam ko naman na ani, na-feel ko din na parang pinangahawakan mo lang yung relationship natin kasi alam mong mahal kita. Alam mong may taong nagmamahal sa'yo. Alam mong may taong loyal na nandyan parati para sa'yo. Yun lang. Pero yung
mahal mo ko, hindi ko na siya nararamdaman. Then, fourth is, gusto ko sabihin sa'yo na pinitawan ko na yung pagiging doktor ko. Hindi na ako doktor. Sayang naman. Sobrang sayang. Alam mo naman, di ba? Ever since, pangarap ko yun. Pero binitawan ko na siya kasi feeling ko na trader ako. Paano ka naging trader? May na-trader sa akin. Sabihin na natin. Ba't umiiyak ka? Siyempre, masakit sa akin. Iniwan ko yung pangarap kong trabaho kasi... Ito, may tissue ako dito. Hindi naman yung tissue, papel yan eh. Tissue to para lang papel. Thank you. Siyempre, alam mo naman na, di ba? Una pa lang nakilala mo ko, sabi ko sa'yo, pangarap ko yung mag-doktor. Pero ngayon, binibitawan ko na siya kasi related siya sa'yo. Alam mo naman na basta about sa'yo, kaya ko bitawan lahat, kaya ko irisang lahat. Hindi naman kailangan bitawan yun. Yun na lang yung naging ano ko eh, parang yun na lang yung naiisip kong mangyari. Kasi, ba't kailangan mo pa bitawan? Hindi naman kailangan. Kasi ano nga, feeling ko na traitor ako ng mga taong malalapit sa akin. Lalong-lalo na mahal ko pa. Paano man sabi? Sino? Ako? Paano man sabi? Ayoko na lang siya i-mention. Pero, aminin mo sa sarili mo na traitor mo talaga ako. Anong paraan? Paano kita na traitor? Bilang girlfriend mo, mas pinili mong protektahan yung ibang tao kaysa sa akin. Parang minsan naman... Hindi kita maintindihan? Minsan naman, ako naman yung protektahan mo. Hindi kita maintindihan? Paano naging traitor? Paano? Anong ginawa ko? Meron kang nilihim sa akin na alam ko na ngayon. Nana. Ayoko nga sabihin. Paano ma-fix yun kung puro ka na lang ganyan? Hindi mo sasabihin. Alam mo naman yun, di ba? Alam mo yun. Alam mo sa sarili mo kung ano yung pagkakamali mo sa akin. Ano yung nagawa mo sa akin. Ilang oras? Yung about sa traitor. Traitor niyo ako bilang kaibigan, bilang tropa, bilang girlfriend mo. Yun pa lang. Yun pa lang. Simple. Sa akin siguro o simple, pero sa'yo, mahirap. Pero dun ko napatunayan eh. Doon ko napatunayan na wala akong halaga sa'yo. Kasi mas pinili mong protektahan yun kaysa sa akin. Anong hindi kita naprotektahan? Yung sa paglihim mo, di nga kita sinasama eh. Hindi nga kita sinasama, diba, sa mga kalokohan ko or mga ganap na iligan. Anong naging hindi kita naprotektahan? Pero paano mo nagawang magsinungaling sa akin? Kahit alam mo nung ako yung mga kalaban mo. Kahit nagawa mo yun as bilang boyfriend ko. Kahit di na lang boyfriend, kahit bilang kaibigan. Bakit na ako trinator? Sorry kung hindi na kita kaya ipaglaban. Sorry kung ganito lang ako. Pero hindi ibig sabihin na binitawan kita ngayon. Ibig sabihin hindi kita mahal.